iniingatan ko tong video na to kasi baka may ilan-ilan po sa inyo na baka mayabangan, automatic na washing machine, pambasahan. Kumusta naman si Butchukoy? Butchukoy na gwapo. Tagal ko na lang hindi nakita sa vlog. Kasi po, lagi po akong nandyan sa teres. Ito naman, masyado naman tong ano. Good morning! Tingnan mong gagawa niya. Kaya inakit ko dito, hindi tinitigil. Chukoy namin. Taba-taba. Pero may allergy ako dito. Namamantal yung pisngi ko kapag nilalamuta ko siya. Maya-maya, mapantal din ako nito. Kasi nga, tukso. So, good morning, chillers. Today is May 1, 2023. Kinakabahan ako sa content na to. Baka mabash ako. Kasi nakita nila sa thumbnail, bumili ng washing machine para sa basahan. Wow! At isa yan sa mga dahilan kung bakit ako bumili ng washing. So, pag-iisipan natin kung alin dun sa part na yun. Talambing mo na nga. Dali, lambing. Dali na, dito na. Patama yung mukha mo dyan sa ano, yung kanto ng lamesa eh. Ito na ako yung mga lambing. Halika! Hindi ako makapagsimula. Ingay-ingay ng mga dugi. Tanya na, tali. Hindi sasabihin ako sa mga chillers. Mahalagang importante, ingay-ingay ng buwang skandalosa. So yun na nga chillers, ang magiging content ko po ngayong araw ay yung pagbili namin ng washing machine kahapon na hindi na po ako nag-vlog. So hindi na ako manghihinayang bumili pa ng mga gamit kesa naman ibayad ko pa sa kasambahay. So bibili ko na lang. Dahil ang kasambahay ngayon chillers, 5,000 pataas yung sahod niyan. Pinag-aralan kong mabuti na yung ipapasahod ko sa kanya, ipupundar ko na lang ng panlinis katulad ng vacuum, washing machine, etc. Mga ganun na lang. Ang hirap po kasing kumuha ng kasambahay, minsan gagawin kang bulkasin, panakit butas, ganyan. O, hindi naman po lahat, pero ganun yung na-i-experience ko. Sa una, magaling, pakitang gilas, pero pagka nagkaroon-roon na, ayan, bigla ka nalang haalayasan o magkakano mga dahilan. Kaya kahit pa paano si mama, nakakatulong siya dito sa bahay, na pag umaalis kami, light lang yung paglinis na ginagawa niya. Kasi hindi ko siya pinapayagan na magkuskus dito sa sahig, lalo't wala kami, mahirap na. So ngayon, yun ang mga putang ina. Hindi ka aalis. Napaka-ingay mo. Diyan, makinig ka lang. Ay, ang itlog mo, kita, oh. Oy, tago mo, may itlog mo. Wala, bago nga pala nila i-akit yung washing machine. Eto, yan, nilagyan na pala ni Javi dyan kahapon niya, ng umaga. Bali, nabili ko po ito sa Japan Surplus ng 5,000 pesos. Medyo, hindi siya magandang tingnan, ano? Dahil, unang-una, baba, ayan, kailangan siyang i-retouch ng pintura. Pero, hindi ko muna pinapagawa kasi ang plano ko nga po dyan, ipapa-apostery ko ang gilid niyan. So, abangan nyo na lang po yan. Hindi ko po alam kung kailan po yan maisisingit. Sa dami po na mga ginagawa ng tao sa baba. Ayan siya. Hindi ko pa nga ito napupunasan eh. So, hindi ko alam kung saan salamin yung galit. Pwedeng salamin ng hotel, salamin sa bahay, salamin sa morgue. What? Ewan ko. Oo. Kasi maraming mga bashers na ano eh, baka kung saan galing yan. Wala po akong pangalan kung saan galing yan. Baka daw may multo, eh di may multo. Kagaya nitong pinto namin, ayan, may vlog po ako nito kung saan ko ito nabili. Japan Surplus din po ito. Nabinash pa ako dito, baka daw pinto ng kung saan to. Eh kahit pa pinto ng morgue yan, eh di pinto ng morgue. Yun lang yung budget na kakaya ko eh. Oh, eh nara po ito. Kung bibili ka kasi ng bago nito, nasa 15,000. More or less yan. Oh, eh nabili ko lang ito halos ng 2,500. Pataas, ganun. Tapos ano pa ba yung mga nabili ko kahapon? Ito, ito. Ay! Ang may sunog. Nagluluto kasi si Javi ng ano? Ng alimango. Kasi hindi niya makalimut-limutan yung alimangong ipinakain sa amin sa Surigao. Shout out kila Ate Leia, kay Ate Mimi, kay Kuya Dudo, at kay Risa. Kasalanan nyo ang lahat. Nagpipilit, oh. Wala pa. Parang ano lang to. Bihod lang nung ano, pinakain nyo sa amin. Liit. Anyways, buhay po yung kanina. Ito. Ito yung isa pa sa mga binili ko kahapon. Rice cooker. Pagka may kumakain dito sila mama, o may bisita, maliit po yung rice cooker namin. Ang ganda ng kulay nito. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito, bumili rin ako ng mga iba pa mga gamit-gamit na sa bahay, na sa paglilinis, ganyan. Wow! May oras sa bahay, taray. Okay, naibaba na pala nila sa sakyan.
So, mabilisan lang yung vlog ko ngayon kasi marami po akong gagawin na transaction ngayon. Magpapadala po kami ng blind sa Antique. Shoutout po kay Madam na taga-Antique. Nasa amin po siya umorder ng Korean blinds. At saka po, yung mga i-ocular po this week. Up lang, up. Nagalit sa yung aso dito. No, akit doon, akit, akit. Oh. Sabi ko sa iyo, may pagkakanggaro yan. Bale, ang oras po ay mag-10 na ng umaga. Bale, kasama ko si Dalaga kahapon, kaya siya yung mas nakakaintindi kung paano gagamitin. Sige, labas na kayong dalawa. Bale, ang brand po nito ay Sharp. 10 years warranty sa motor. Tapos, home service din po sila, free. Kung sakaling magkasira man po ito, home service po nilang gagawin. 11,200 pesos po. Meron po kami dalawang washing machine sa taas. Isang automatic po, at saka isang yung ordinary. Manual ang tawag doon. Sistema po kasi dito sa bahay, once a week lang naglalabas si Mama. May time na hindi ko pwedeng antabayanan pa si Mama para makapaglaba, para malaban yung mga dapat niyang labhan. Katulad po ng basahan, through pillows dito sa sala namin, at saka yung mga ginagamit ko sa pagbumibiyahe kami. Ang dapat nga po talagang bibilhin ko lang, maliit lang. Malakas kami sa basahan, so ang plano ko talagang bilhin, yung manual lang. Kaso ang manual po, nag-range po siya ng 8,000 to 11,000 pesos. Para yatang may mali na bakit pa ako bibili ng manual? Eh konti lang naman yung difference, nasa 3,000 lang naman. Takaw oras pa yung paglaba. Eh alam niyo naman, Chiles, di ba, kung gaano po ako ka-busy. Talagang kaya nga po ako nagpapalaba kay Mama, at gusto-gusto naman ni Mama talaga maglaba din sa amin. Kasi nga po, wala akong oras. Kahit gusto ko rin maglaba, mahilig rin po kasi ako maglaba eh. Para iwas takaw oras, mas mabilis pang gagawin, automatic na lang po yung binili ko. At nagdadalawang isip po ako kung pwede ko siyang gamitin na pambasahan, tsaka pang mga true pillows ay mga blanket na ginagamit ko sa pagbibiyahe. Pagsalang ko dito, kukunin ko na lang, sasampay na lang. Hindi po katulad dun sa manual na pagsalang ko, pipigaan ko pa ng 3 beses, i-dryer o i-spin ko pa, so matakaw oras pa. Ay, importante nga po sa akin yung oras ko. Time is gold ako ngayon, ganon. Bali po talaga ang plano ko, isang manual na with spinner, tapos isa po na single para sa mga blanket-blanket ko o mga kumot-kumot. Parang masyadong ano, ako mapapamahal pa, tapos makioras pa. Tapos 11,000 pesos plus lang. Eh kung dinalawa ko yun para dito sa terrace, mapapamahal po ako kasi bumili pa nga po ako ng isa para dun sa taas. Mamaya ko po explain sa inyo kung bakit po ako bumili ng isa pang watch sa rooftop. Okay, so bakit ko po ito dito pinesto? Kasi alam nyo na, pag umakyat po ako, sobrang init. Promise, sobrang init po talaga. Grabe. Tsaka hindi naman ganun karami yung lalabas, kaya sabi ko, dito na lang ilalagay sa terrace, at matagal ko pong pinagplanuhan niya at pinag-isipan niya. Kasi baka po may ilan-ilan sa inyo na, eh bakit ganyan? Ang pangit ng tingnan. Yung terrace nyo parang naging laundry area na, ganyan-ganyan. Parang ganun na nga ako. Kaya po pumili rin kami ng kulay na match dito sa terrace para naman hindi sobrang pangit tingnan. Bakit po gustong labhan kaagad yung mga basahan? Kasi po, may mga basahan kami na pwede namang iwashi. May mga basahan din po kami na kailangan i-brush. Gusto ko pong agad ilalabhan dahil sa mga minsan sa mga wiwi ng aso na hindi minsan maiwasan pag hindi sila naka-diaper, nanunood po yung wiwi doon sa basahan, matagal lalong alisin yung amoy. Tsaka na ano dito, ayoko na i-stuff yung mga basahan dito hanggat maaari. Gusto ko pagkatanggal doon, salang kaagad, mga 2 days, isasalang kaagad dito. Ano ako, malakas ako sa basahan pagdating sa bahay. Parang tissue. So yun, kaya nga po itong drawer na ito, chillers. Kaya itong drawer na ito na nabili namin, ang totoo po talaga, binili ko yan para lang din po sa mga basahan. Kasi gusto ko po maayos. Iniingatan ko tong video na to kasi baka may ilan-ilan po sa inyo na baka mayabangan, i-bash ako, pero hindi ko naman kayo mapipigilan, ano. Ini-explain ko kasi baka mas maliwanagan yung iba. Dahil baka andating po sa iba, yabang naman yan. Automatic na washing machine, pambasahan lang. Tapos bumili ng drawer, pambasahan lang. Hindi yun ganun, chillers eh. Isipin nyo na yabang naman ito. Hindi po. Nileles ko lang yung magiging
naging trabaho ko dito sa bahay. Para lang ma-maintain ko rin yung kahit paano yung linis dito sa bahay. Wala nga po kami kasambahay. Siguro kung wala akong ginagawa, pahiga-higa lang ako. Tapos yun siguro parang ang layabag talaga ng dating ano. Pero sa katulad ko po, na ako naman talaga dito lahat, lalo na si Abby. So kailangan kong gumawa ng paraan. Discard, diba? Technique para hindi ako mahirapan na kahit walang kasambahay, mahalilinis namin yung bahay na maayos. May mga time po talaga na napapabayaan na namin yung bahay na bakit ba kami naghahanap buhay? Dahil sa pagkain at sa bahay. Kawawa naman yung dream house namin, di ba, Chillers? Alam nyo naman yung history nito. Tapos, parang hindi naman siguro tama na nilalaban yung basahan dito, tapos nilalaban yung mga true pillows. May mga blanket akong paborito. Gusto ko nilalaban kaagad kasi madalas kong ginagamit. Maging sa mga kumot. May ganun po akong ugali na sana lang po maintindihan ng iba. Sana po na i-gets nyo yung ako. Ikaw ba, anak? Nag-gets mo yung ibig ko sabihin? Kasi ang plano kasi talaga dapat tatlo yung bibili. Isa kay mama, isa dito sa baba para sa basahan, tapos isa pa para sa mga tropilo at mga kumot. Eh kung bibili kasi tayo ng tatlo, masyado mapapamahal, baka abutin pa ng 30,000. Ibang mararamdaman yung ibang tao doon sa part na yun na washing machine para sa basahan. Hindi, kasi nga wala tayong kasambahay eh. Paano natin maaasikaso ng tayo-tayo lang eh. Halos ubusan na nga yung oras palagi sa kakasagot sa mga kliyente, tapos maglalaba pa tayo eh. Kasi mama, hindi niya naman kaya yan laban ng isa eh. Silang dalawa na nga ni Ita yung naglalaba kasi nga sobrang dami din ang nilalaban niya every week. May time na kailangan manual pa rin po ang gamitin. Iba po rin po kasi talaga yung laban sa manual kaysa sa automatic. At ito po pala ay katas ng sa YouTube. Hindi ko talaga siya ginagalaw. Masaya po ako na marami kasi na akong mga nabili na katas ng YouTube. Lahat na pusa chillers andito sa ilalim ng kubo. Yan, chillers, habang inahayos yan ni Happy. Patulad na pala po nito, chillers. Oh, ayan. Kahapon, nilabahan ko to isa-isa kasi si mama hindi siya pwede maglaba. Kinamay ko yan, chillers. Ang tagal, ubos yung oras ko. Kaya talaga nag-decide na akong bumili niyan. Para kahit na paano, hindi ako sobrang umaasa kay mama sa paglalaba. Hindi ko pa na-dryer to. Ilipat naman natin para mainitan. Sarap! Hey! Sarap! Nag-sunblock ako, huwag mo akong inaano, ha? Alam mo po, mami, importante talaga mag-sunblock everyday kasi kahit nasa loob ka lang ng bahay eh. True. Yung UV filters kasi nagre-reflect yan dun sa walls. Wow, yes. Bali, ito naman po yung isa naming washing machine dito. Ang brand naman po nito ay? Panasonic. Ay, yung sa baba po pala, anong ilang kilo yun? Mag-1 year na rin po ito sa amin at wala naman po naging problema. 9.5 kilo po ito. Yan, diretso review ko na po sa inyo at may piso dito. 25 pala, ayan o. Marirecommend ko to. Ito yung mga ginagamit ni mama sa ano, sa blanket, pillows, mga ganyan-ganyan, yung hindi masyado maduduming damit. Ito naman yung binili namin nung after my scam kami. Ang brand naman po nito ay American Home. Ito, may kasalanan ng konti dito si madam, si mama. Ito, wala pang 3 months, nagkaroon na ng problema, di ba? Nagkaroon po siya ng problema dito sa pihitan. Sa dryer. Naka 1-year warranty po ito, hindi naman sa akin sinabi agad ni mama. Parang binanggit pala niya sa akin, may kasalanan din pala ako. Pero hindi namin natutukan na ibalik. Nananahi pa yata ako that time. Wala po talaga akong time. So, hindi ko siya na priority. Pag nagda-dryer po dyan si mama, kailangan niya padiinan ng sobra-sobra yung dryer para lang umikot. Kasi ayaw niya talaga gumana. Pero sa ngayon po, gumagana pa rin po ito. Kaya lang pahabaan ng pasensya. Tunawa naman ako kay mama, nahihirapan siya sa paglalaba. Kaya nga tayo naghahanap po eh, chillers eh. Para kahit paano, yung hirap natin sa mga bagay na ginagawa natin, mabawas-bawasan. So, nag-decide ako na bilhan siya ng washing machine na bago. Yan, Toshiba po ang brand niyan. At ang halaga po niyan ay 11,595 yung original pero naging 11,1 na lang po halos dahil dun sa discount. Oo, yun. Sabi ko kay mama, halos nagsisame lang naman din ang price dun sa Sharp. Kaya lang ayaw talaga niyang pumaya. Gusto pa rin talaga niyang may manual. Pura pa nga yung Sharp eh. Yan yung pinapili ko kagabi. Iyan po ang ipapalit dito. Tapos ito naman po, ang plano ko dito, ipakondisyon na lang nung sister ko, ibibigay ko na lang po sa kapatid ko to. Para hindi na sila naghihiraman ni mama ng washing machine. Kasi si mama yung washing machine niya, chillers ha. Hanabishi po yun. Kami pa ang bumili na naghati pa kami nun eh. 5,000 plus yung bili namin doon. O sa 7,000 pesos. Yun, alam niyo chillers, hanggang ngayon buhay pa din. Po, wala ako nakitang hanabishi na doon kahapon. Tapos yung ikot nito, parang pa-practice. May hula hoop na ganito.
Huh? Smooth lang yung ano niya, ikot niya. Ganda ng kulay nito. Ito yung gustuhan ko naman dito. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, at excited si mama. Gaganaan na naman ako maglaba. Ganyan-ganyan. Imo-monitor ko na siya, chillers. Aba, nasa warranty pa to. Baka kasi magkaroon ng problema, hindi lang umimik, para maibalik ka agad. Namimiss ko nang maging nanay sa loob ng bahay. Ginagawa ko talaga ng paraan na once a week na tinatapunan ko ng oras yung bahay ng general cleaning. Ayan, chillers, sana po ay nakakuha kayo ng idea. Saka kukuda ko dito, no? Bali po pala 11 kilos ang ano naman. Kaya. Kaya naman ito. Ayan. Tapos 2 years warranty sa motor, pero 1 year warranty lang dun sa mga parts at saka sa labor. Ibig sabihin, after 1 year, hindi mo na sila pwede tawagan para yung free-free lang na pagpapaayos. Kailangan na may bayad na yun. Pero 2 years pa rin naman yung sa mga parts sa loob. Saka minsan nasa nagagamit din eh. Para sa mga supa na mabibili nyo sa amin. Para tumagal. Para sa relasyon nyo din. So, ayan si mama. Ito naman, chillers, yung rice cooker. Asahi ang brand niya. Kompleto yan. May mga manual yan na ganyan. Tapos, ang ginusto ko dito, yung steamer niya, nakalubog. Tapos, cover. Ang ganda pa ng kulay. Old rose ang kulay niya. Wala pang 1,500, ano? Tapos, may kasama siyang ganito, at saka ito. Isa kasi ito sa mga, isa sa mga nakaka- relax sa akin. Sising-sisi ako sa pagkakabili ko dito. Nabili ko to ng 1,200 pesos. Paglabas namin ng mall, chillers, andun yung hinahanap ko na 800 pesos lang. O 850 pesos lang. Ayun, nabili na namin. So, no choice na. Bibinang ko pa nga to ng ano eh. Maglalagyan niya. Kasi gusto ko lang yung para akong nakahiga sa bulak. Kaya lang mahal. Mga basahan. Yan, basahan sa kusina. Puro basahan sa kusina. Puti po yan. Kasi nga, gusto ko nakikita yung dumi. Kaya kadalasan sa mga basahan namin puti. Ito, gumawa rin ako nito. Mga ganito para pampunas sa mga furnitures. Ganyan. May mukha akong tanga dito sa part na to. Umuli ako ng true pillow. What? Para akong timang. Hindi kasi tayo pwede magtayo ng true pillows eh. True pillow case. Kasi itong cover na to, ang hinabol ko dito yung print. Kaya ko siya binili lang. Ayan o. Oh. Kayo naman? Ayan. Nagustuhan ko lang kasi yung mga damundang. Ito, bumili rin ako nito. Ayan. 200 pesos lang to. May mga nabila ko doon mga ganto-ganto. Fake lang po ito ah. Lalagay mo yan dyan. Hanapan ko dito ng pwesto. Eh, narelax ako dito. Puro basahan to, chillers. Oh. Towel ni Habi. Pag hindi deliver kami, bili lang ko siya ulit. Dahil sobrang init ngayon. Tapos bumila ko ng mga baso-basong maliliit para sa mga pang ano lang, pang beer, whiskey, mga ganun-ganun. Ano pa ba? Tapos sa dalaga, kumuha siya ng... Basurahan po yung para sa desk. Oo. Ang mahal naman ito! 189 pesos! Kaya hindi tayo mayaman eh. Ito naman, ano kaya mga laman ito? So, nabili po namin ito sa Japan Home Center. Ayan. 66 pesos na lang doon. So, kumuha ko ng tatlo. Kumuha ko ng tatlo ha! Isa sa terrace, isa dito sa sala, tsaka isa dun sa terrace para dun sa dito, sa ganyan no? Para nababrush yung baba. Ha? Baka makita ko na naman mama nasa rooftop ma. May kanya-kanya silang pwesto. Nakakainang bilhin na kasi ako nito, chillers. Laging nawawala. Pag ako pa naman naglilinis ng bahay at ang daming wala, nainit ang ulo ko. Yan, bumili rin ako ng mga ganito. Sabitan. Hindi ko naman ito kinuha. Ay, yun ko. Baka nailagay lang ito doon. Sige, gawin ko na lang siguro ito pang ispray sa panini sa bahay. Mga basahan ulit. Ito yung nagamitin ko basahan dito sa sahig. Gusto-gusto ko kasi ito dahil kumakapit ang dumi. Sauna suit. Ito, mga plastic ng maliliit na size. Resealable bag. Panlagay sa CR para kulay blue yung tubig. Paraan, mabilis sa limpaliwanag. Ito, wala akong mailalagay dito. Kaya lang namurahan ako, kaya kumuha na ako. 88 pesos. Ayan, 88 pesos lang. Base po ito na clear. Ganyan siya. Of basahan, kumuha ko ng dalawa. Ayan, 99 pesos lang yung isa nito. Ito kay dalaga, pin, o sa mata daw. Galing eh, no? Kaya pala eh, may mga simple ka. Sinabi ko naman po sa'yo, mami, kumuha ko foods. Chips. I-end ko lang yung chino. Gamit ko na yan. Ang vlog. Ah, itong isang to, kay dalaga na pala ito, ayaw daw niya ipakita. May mga pagkain ka na naman. 66 lang eh. Ito, gawaan ng yelo daw to. Black na gloves. Sige, ito yung ginagamit ko pa maglilinis po ng bahay. Mga gawaan ng yelo, chapstick. Magkano lang to? 88. Ang ganda niya. Yan siya oh. Puting-puti yan. Nalagyan ng tubig. Kasi nabasag yung ganito namin. Ilagay ba naman kasi sa freezer? Ay, yung basag. Salamin ko kung nagta-travel. The last but not the least, bumila ako ng maliit na ganito. Ayan. 99. Nalagyan ng mga chururot.
So, yun na naman, chillers. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Natatapos yung pito na nakangiti. I-end ko na po yung vlog sapagkat dahil because ang dami ko pong gagawin pa. Malulubata rin po kayo. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Appear!